Sa ibang balita naman, matapos harangin ng Korte Suprema ang dagdag singil sa toll, nagdesisyon na si Pangulo Aquino na huwag munang ituloy ang plano pagpataw ng VAT sa toll. Aminado kasi ang Pangulo, marami pang gusot ang dapat plansyahin ng palasyo tungkol dito. Narito ang report ni Maricel Halili. Sisimulan sana ngayong araw ang pagpapatong ng 12% VAT sa toll fee. Pero dahil umani ito ng kaliwatkan ng patigos, mismong si Pangulong Noynoy Aquino na ang nag-utos na wag na muna itong ituloy. Una nang nagbaba ang Korte Suprema ng desisyon para harangin ang pagpapatupad nito. At aminado ang Pangulo, marami pang issue tungkol dito ang kailangan himayin. Oras na ipatupad ang VAT sa toll, mabigat na pasanin ito sa tsuper at pasahero, lalo na sa mga dumadaan sa South Luzon Expressway. Bukod kasi sa VAT, may karagdagang aumento pa ang SLEC sa toll na aabot ng 250%. Ibig sabihin, kung dati 22 pesos lang ang toll ng Class 1, mula Alabang hanggang Kalamba, magiging 77 pesos na ito. There is a study ongoing rin yung implications, no? Lalo na as far as SLEC is concerned, you increase the toll rates, you increase in transportation, tapos syempre yung VAT is another cost, no? That might deter economic activity. Kaya gano'n na lang ang pagkadismaya ng Malaysian investors na nag-ayos ng SLEC. Balak nila magsumite ng notice sa Toll Regulatory Board para ipaliwanag kung gaano kalaking dagok ang desisyong ito ng pamahalaan. We are assessing the impact as we speak, but I can tell offhand, this has put a major spanner in our whole planning for SLEC. We have to look at our financial commitments as well as our technical commitments. Pero paglilinaw ng Pangulo, prioridad pa rin niya ang implementasyon ng 250% rate increase. Kailangan din itong ipatupad para mabawi ng investor ang kanilang lugi. Pero muling iginiit ng palasyo, minana lang nila ang usaping ito mula sa Administrasyong Arroyo. Meron yung conflict siyempre doon sa idea ng huwag natin babaguhin yung mga patakaran pagtapos na narayaya yung investor dito. May implication sa future investors in our country. Maricel Halili, News 5. Muli naman po magpapatubal ng ilang kumpanya ng langis ang tinatawag na rollback sa presyo ng kinalang mga produktong petrolyo. Una pong nag-abiso ang kumpanyang Eastern Petroleum na bababa ang kanilang gasolina at diesel ng 75 centavos simula alas 12 po mamaya. Sinundan naman ito ng mga kumpanyang Shell at Petron na magpapatubad ng pisong rollback sa lahat ng produktong petrolyo nito. Pero ito po yung tingnan po natin. Ito pa rin tingnan natin. Sa kabila po ng rollback, mataas pa rin po ng 4 pesos and 50 centavos ang presyo ng diesel mula noong 2009. Habang mataas pa rin ng 175 pesos ang presyo ng gasolina mula noong isang taon. Tingnan natin, noong December po kasi, ang presyo ng diesel ay 30 pesos and 50 centavos, ang unleaded 40 pesos and 42, ang premium naman ay 41 pesos and 42 centavos. Ito ay kahit lamang pa ang mga pinupad na rollback kesa oil price increase mula Enero. Susunod po sa aksyon, MMDA 24 hours na ang pag-ronda sa Metro Manila para mapibilis ang kanilang pag-aksyon. At talakseryeng face-to-face, may drama anthology na. Maayos na ang kalagayan ni dating Pangulong Joseph Estrada matapos siyang isugod sa ospital kagabi dahil sa pagdugo ng ilong. Sabi ng kanyang tagapagsalita, nakalabas na ng bahay si Estrada kanina para sa ilang mga meeting bago siya nagpahinga muli. Sumailalim sa CT scan at endoscopy sa ilong ang dating Pangulo matapos siyang isugod kagabi sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Nag-nosebleed si ERAP dahil sa pamamaga ng kanyang nasal mucosa na daluyan ng dugo sa loob ng kanyang ilong. Sabi pa ng kanyang doktor, nakapagdagdag pa rito ang kanyang sipon at ang masamang panahon. Ito at nais din po namin sabihin sa kanyang mga fans sa taong bayan na hindi malubha, walang malubhang sakit si Pangulong Estrada, talagang nag-nosebleed lang. Alamin po natin ngayon ang lagay ng panahon. May namumuong bagyo na namataan ang pag-asa sa Northern Samar. Ang shallow low pressure area ay nasa 270 kilometro ng hilagang silangan ng Samar at dahil po dyan, asahan na raw ang pag-ulan sa Bicol Region at sa Eastern Visayas Region na posibleng pagmulan ng mga flash flood at landslide.
Dahil sunod-sunod na nga ang pagbisita ng mga bagyo sa bansa, puspusan na rin ang declogging at dredging operations ng MMDA sa Metro Manila. Kanina nga, ang estero naman sa Buendia, Makati ang sinimulang linisin ng mga kagawad ng MMDA. Ayon sa MMDA, sa halip na isang beses lang sa isang taon, magiging tatlong beses na raw ang declogging at dredging operations nila para tuluyang mabawasan ang mga basura. Madalas kasi na nasisisi ang mga baradong estero sa madalas na pagbaha sa Metro Manila. Papatawan na rin ang parusa ng MMDA ang mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa mga kanal at ilog. Mahigit 60 tahanan ng Metro Manila Development Authority ang magbabantay sa lansangan 24 hours a day simula ngayong gabi. Ang layunin po nila, manghuli ng mga traffic violator at tumulong sa mga motoristang magkakaberya sa daan. Nasa intersection ngayon ng EDSA at Ortigas si Faye Tobias gamit po ang News 5 Live Pack. Faye! Paolo, simula ngayong gabi, 24 na oras na makikita sa lansangan ng Metro Manila ang mga traffic enforcer ng MMDA. Kung dati kasi 2 shift lang sila, magkakaroon na ngayon ng 3 o graveyard shift na mula 10 p.m. hanggang 6 p.m. 10 p.m. hanggang 6 a.m. ang mga traffic enforcer ng MMDA. Sa Opland 24/7 ng MMDA, kahit gabi hanggang madaling araw, patuloy nilang babantayan ang daloy ng trafiko sa Metro Manila. Siyempre, tuloy pa rin ang huli sa mga motoristang hindi sumusunod sa batas trafiko at re-responde rin ang mga traffic enforcers sa mga vehicular accidents na madalas mangyari, lalo-lalo na tuwing gabi. At dahil tag-ulan ngayon, magsisilbi rin ang mga traffic enforcers na taga-monitor sa mga lugar na binabaha kapag umuulan sa gabi. Paolo, nandito tayo ngayon sa intersection ng EDSA at Ortigas at susubukan natin kumausap sa isang traffic enforcer na panggabi. Sir, ngayon nga meron na pong graveyard shift. Ano-ano pa po ba yung babantayan ninyo bukod sa mga reckless drivers sa kalye? Siyempre po, yun pong kulurom at out-of-line basis po. Kahit gabi po, inuhuli pa rin namin po natin yun. Ano po ang masasabi ninyo ngayong meron na kayong third shift o graveyard shift? Okay lang po, trabaho naman po yun. Okay, maraming salamat, Mr. Happy. Paolo, meron tayong 40 miyembro ng MMDA Mobile Patrol Unit na ipinakalat sa buong Metro Manila. At ayon sa pamunuan ng MMDA, hindi naman na kinakailangan pang kumuha o mag-hire ng panibagong personnel. Ang dapat lang daw gawin ay ayusin ang schedule ng mga traffic enforcers. Paolo? Maraming salamat, Faye Tobias, gamit ang News 5 Live Pack. Sa ibang balita, muling binuhay ng Administrasyong Aquino ang pagbenta sa government stations na RPN 9 at IBC 13. Malaki raw kasi ang kinakaing pera ng dalawang network. Ano naman kaya ang reaksyon ng mga empleyado nito? Justine Santos, ikwento mo. Number one network ang IBC 13 noong dekada 80. Pero ang dating tahanan ng mga sikat na artista noon, ngayon napaglumaan na. Ang dating mga studio, sira-sira na at tambakan na lang ngayon ng mga lumang gamit. Ang control room nila para sa balita, pinaghahadian ng mga empleyado at pusa. At dahil sa sobrang kapabayaan, maging ang amilyar sa lupa.